Alam nyo mga tol, ito pong pag-a-appoint ay prerogatibo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin, kung sino po ang kanyang pinagkakatiwalaan at sa paningin niya makakatulong sa kanyang administrasyon para po sa ikabubuti ng bansa at ng sangbayan ng Pilipino, yun po ang kanyang pipiliin. Kaya sana tayo pong mga supporter at mga nagmamahal sa ating mahal na Pangulo, kung tayo po ay naghahangad ng appointment at hindi po tayo mapagbigyan, dapat nauunawaan po natin ang ating limitations. Ang ating pagsuporta at pagmamahal sa Pangulo dapat wala pong inaantay na kapalit. Kasi kung mag-aantay po tayo ng kapalit, matutulad po tayo sa ibang mga kritiko ng ating Pangulo sa kasalukuyan na mula sa sinasabi nilang pagsuporta at pagmamahal, eh ngayon katakot-takot na galit ang ipinamamalas po nila para po sa pamilyang Marcos. At yan po ay ipinapakita nila sa harapan ng publiko. At ayaw po nating mangyari yon sa atin. Higit sa lahat dito kay Atty. Larry Gadon. Ayaw po nating makita kinalaunan na kung sakali, wag naman sana, na siya po ay hindi ma-appoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh matutulad po siya dito kina Maharlika, kina Atty. Glenn Chong at iba pa na mistulang nabubuo na yung napakalalim na puot sa kanilang mga puso at kadimonyohan sa mga pag-iisip dahil po sa hindi po sila napagbigyan ng kasalukuyang gobyerno. Pero kung babalikan po natin ang mensahe ng ating Pangulo, partikular yung kanya pong pagbati sa kaarawan nitong si Atty. Larry Gadon, eh mukhang meron namang nakalaan na posisyon sa ating kasama sa pagsuporta at pagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos, walang iba kung hindi si Atty. Larry Gadon. Panoorin po natin ang pagbati na ito ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinost po ni Atty. Larry Gadon sa kanyang official Facebook page na Atty. Larry Gadon. Sabi nga po niya dito, "Maraming salamat, President Bongbong Marcos. Ako ay palaging nasa likod mo upang suportahan ka at tulungan kang magtaguyod ang inyong mga advokasya. Dahil ako ay buong puso na naniniwala sa mga mabuting hangarin mo para sa mga Pilipino. Katuwang mo ako sa pagbabangon." Yan ha, pahayag yan ni Atty. Larry Gadon. And I believe itong pahayag na ito ni Atty. Larry Gadon, hindi lamang ito nakapwesto kung mabibigyan siya ng kanyang ng posisyon sa gobyernong ito. Ang paniniwala ko sa naging pahayag na ito ni Atty. Larry Gadon, whether may posisyon o wala, mananatili ang kanyang suporta para sa ating mahal na Pangulo. Ngunit, syempre, hindi natin sa ngayon alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi pa po natin alam kung mabibigyan siya ng pwesto ng ating mahal na Pangulo o hindi. Pakinggan natin ang mensahe na ito para sa kanyang kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Happy birthday, Larry! And we should be celebrating this together. Namimiss ko na yung luto mo. But malapit ka na at tatawag-tawagan na kita at meron tayong maraming gagawin. But in the meantime, enjoy your free time. Happy birthday, Larry. Narinig po natin, ano? Malapit na at tatawag-tawagan na lang daw po siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Natapos po ang election ban, yung one-year election appointment ban noong May 9, 2023. At almost a month na po, nagkaroon na po ng pagtatalaga ang ating Pangulo sa iba't ibang posisyon sa kanyang gobyerno, partikular sa bakanting posisyon sa Department of National Defense, kung saan ang naging sekretary po nito ay si Atty. Gibo Chudoro. At para naman sa Department of Health, ang naging sekretary nito ay si Dr. Teodoro Herbosa. Pero ang Department of Agriculture wala pa pong nagiging kalihim sa kasalukuyan kung hindi concurrent secretary pa rin ang ating mahal na Pangulo. Ngunit hindi ko po nakikita na itatalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Atty. Larry Gadon dito po sa Department of Agriculture. Kung maitalaga man siya, di thankful pa din lalong-lalo na sa mga supporter nitong si Atty. Larry Gadon. Ako po ay hindi supporter ni Atty. Larry Gadon. Ngunit syempre, nung siya po ay sumama sa Uniteam, eh naging bahagi po siya ng Uniteam, sinuportahan ko po siya at aking pong binoto. Pero sa kasalukuyan, nananatili po ang aking pagtingin sa kanya bilang kapwa ko supporter at nagmamahal sa ating mahal na Pangulo. Maliban na lamang kung si Atty. Larry Gadon ay i-appoint at pagkatiwalaan na ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon, ay magiging supporter niya na rin ako at isusulong ko din po kung sakasakali ang kanyang mga ninanais na programa para po makatulong sa ating mahal na Pangulo at sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Ngayon,
dito po sa isang Facebook page po ni Attorney Larry Gadon na meron pong 844,000 followers. I believe hindi ito yung kanyang official na Facebook account, ano, kung hindi yung kaninang ipinakita ko sa inyo. Pero ito po ay nagsisimula ng gumawa ng alingasngas o ingay para po ipanawagan ang pag-a-appoint sa kanya ng ating mahal na Pangulo. Sunod-sunod po ang naging post dito ng page na ito. Kung mapapansin po ninyo, makikita po dito sa mga post ng Attorney Larry Gadon 2022 ang mga sumusunod. Una po, sa pinaka-latest post ng page na ito, nakalagay po dito, kaming mga kabataan ay nakasuporta sa iyo, Attorney Larry Gadon. At ang mga photograph na makikita po dito ay si Sangkay Janjan, kung saan meron po itong significant numbers of followings, lalong-lalo na sa YouTube, meron po itong 1 million subscribers. Yan, ano? Kung titingnan po ninyo, shinare po ni Attorney Larry Gadon yung post ni Sangkay Janjan. Sabi dito ni Sangkay Janjan, kamusta na si Attorney Gadon? I quote, ah, quote and quote po itong babasahin ko, di na kailangan ng introduction about this man. Kilalang kilala siya ng buong Pilipinas, lalong-lalo na sa part ng mga kabataan. Si Attorney Gadon talaga ang isa sa may malakas na boses na nagpamulat sa maraming kabataan sa tunay na kasaysayan tungkol kay Ferdinand E. Marcos. I don't agree doon sa statement na ito ni Sangkay Janjan. Sa bagay, somehow nakatulong naman talaga sa pagmumulat sa kasaysayan itong si Attorney Larry Gadon. Pero kung malakas na boses ang pag-uusapan, napakarami po na significant voice in the past para po malaman natin ang kasaysayan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron mang isang solid Marcos loyalist na talagang handang itaya maging ang kanyang pagiging abogado para lang ipagtanggol ang mga Marcos, siya yon, si Attorney Gadon. Yan ha, binibuild up ni Sangkay Janjan si Attorney Larry Gadon. Lahat na yata ng bumabati ko sa mga Marcos ay nasabihan niyang mga bobo until namulat ang marami, lalo na ang mga kabataan. Hindi siya nanalo nung eleksyon sa pagka-senador pero merong 10 milyon na nagpakita ng suporta sa kanya. Walang budget siya sa pinangangampanya pero may 10 milyon na nagpakita ng pagmamahal at pagtitiwala sa kanya. Eh, sabi niya rito, kung may budget sa kampanya si Attorney, eh malamang naging number one pa siya. I doubt it. Ano? Alam niyo, the moment na sumama ka sa Uniteam, kung talagang ikaw ay mananalo, mananalo ka. May budget ka man o wala. Kasi ako, naniniwala ako na kung lahat tayo nagkaisa, na iboto ang mga senador ng Uniteam, walang malalaglag dito. Eh hindi nga tayo nagkaisa kasi katulad po ninyo, huwag na tayong mag-plastikan pa. Meron po sa inyong mga loyalista, mga supporter na ayaw kay Attorney Larry Gadon. Meron po sa inyo na ayaw kay Bistek, na ayaw kay Attorney Harry Roque, na ayaw kay Attorney Gibo Chudoro, at iba pang mga hindi nanalo sa hanay po ng Uniteam. At hindi naman po natin kayo masisisi sapagkat kanya-kanya nga po tayo ng personal biases. Maaaring ang bias po ninyo para sa ibang mga senador na tumakbo nung nakaraang halalan at hindi po para sa mga taong natalo na nakapanalig po sa Uniteam. Anyway, sa sinasabi dito ni Sangkay Janjan, ipinapakita niya lamang na isa siya sa mga nagsusulong ng appointment nitong si Attorney Larry Gadon. Pero ang medyo nag-aagam-agam tayo kasi itong si Sangkay Janjan, alam naman natin kung ano po ang nakaraan nito sa mga nakalipas na buwan. Ito po ay grupo ng mga vloggers kung saan ang loyalty po nito, syempre sinasabi nila na sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pero ang nakakapagtaka lamang, taktikom ang kanilang mga bibig sa mga umaatake sa ating Pangulo, partikular kay Maharlika. Itong si Sangkay Janjan, never ko pong nakitang ipinagtanggol nito ang Pangulo, ang ating First Lady o ang buong pamilya Marcos sa pag-atake na ginagawa nitong si Maharlika at iba pang mga gago na mga vlogger na tumutulig sa ating mahal na Pangulo. Kaya parang nagkakaroon ako ng agam-agam. May reservations ba sa pagsuporta itong si Sangkay Janjan? Meron ba silang mga hinahangad na kailangan mangyari muna bago nila unconditionally suportahan ang ating Pangulo at ipagtanggol ito kahit kanino, kahit sa kanilang mga kaibigan? Ako, to be honest with you, kahit kaibigan ko, kahit kamag-anak ko, kapag ka tinuligsa nila si Pangulong Bongbong Marcos ng hindi maganda, eh pagsasabihan ko sila. Makikipag-argumento ko sa kanila ng maayos.
sa abot ng aking kaalaman at kakayahan. Pero hindi ko iyon nakita dito kay Janjan. Tuloy pa po natin. Sabi pa po dito sa Facebook page nitong si Atty. Larry Gadon 2022. Magandang gabi sa inyong lahat mga katropa. Kumusta kayo? Na-miss ko kayo. Nagpaparamdam na sa alaga si Atty. Larry Gadon. Ha? Sabi pa rito, meron bang may gumawa nito? Meron bang may kayang gawin ito? Wala, si Atty. Larry Gadon lang. Kaya mga katropa, huwag nating kalimutan ang nag-iisang tunay na loyalistang pagbaliktarin mo man ang bituka niya. Ako hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagiging loyalista nitong si Atty. Larry Gadon. Kasi sa aking pananaw, ang mga loyalista ay nagmula pa ang pagsuporta sa dating Pangulong Marcos Sr. Tayong mga new breed na henerasyon po ng mga loyalista para po kay Pangulong Bongbong Marcos, I could say na ang loyalty natin na kay PBBM pero hindi po sa mga nakalipas na panahon. Ako bilang isang PBBM supporter, loyalista ako ni Pangulong Bongbong Marcos pero hindi ng kanyang ama. Kasi tapos na yun eh. Hindi ko naman alam kung ano talaga ang mga nangyari sa nakalipas na panahon maliban sa mga kwento partikular ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Meron pa pong post dito. Sinare po ito ng kanyang anak na si Alaris de Leon Gadon. Sabi po dito sa post ng kanyang anak na si Alaris de Leon Gadon, kwento ng isang mama na kusang naglakas ng loob para makapag-interview on national TV para maipagtanggol ang mga Marcos kahit nung hindi pa sila magkakilala. Wala ang makakapag-question ng loyalty at dedication mo, Papa. Sabi nga nila, very effective attack dog ka, free of charge if may add, dahil sinasabi ng ibabayad ka naman daw. Oo, hindi ka nanalo officially noong election pero halos 10 milyon ang boto mo. Akalain mo yon, hindi ka naman ginastusan ng mga nanalong kandidato at hindi ka din naman naglabas ng malaking pera kumpara sa ibang umabot ng daan-daang milyon ang nailabas para mangampanya. Alam nyo, nagtataka lamang ako sa mga pagkakataong ito. Sana wag na nating halungkatin pa kung may budget o wala ang isang kandidato. Kasi after all, ang budget nanggaling po yan sa mga supporter. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos, kaya nagkaroon ng significant budget nung nakaraang halalan, eh napakalaki ng mga kontribusyon, donasyon na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaibigan, partikular ng ang kanyang kaibigan at matalik na kaibigan nga na si Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo, 200 milyon mahigit ang pinondo ni Sir Anton Lagdameo para po kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang mga individual na nagbigay po ng donasyon ng milyon-milyon. Si Atty. Larry Gadon, huwag nating isisi kung wala siyang budget. Kasi ang ibig sabihin, yung suporta na nanggaling sa iba para po sustentuhan ang kanyang pangangampanya, eh wala. Pero syempre, nagpapasalamat pa rin tayo dahil bahagi po siya ng unit team, kaya po siya nakakuha ng 10 milyong boto. Eh kung hindi po kasama sa unit team, itong si Atty. Larry Gadon, sa tingin nyo ba makakasama yan sa 10 milyong boto? I don't think so. Katulad ako, kung hindi po siya kasama sa unit team, hindi ko naman iboboto si Atty. Larry Gadon. Pero dahil kasama po siya sa unit team, eh binoto ko siya. Ang nakalulungkot lamang, hindi talaga tayo nagkaisa nung nakaraang halalan para iboto lahat po ng kahanay sa unit team. O ituloy pa po natin ang sinasabi po dito ng anak nitong si Atty. Larry Gadon. Pero nanalo ka sa ipinaglalaban mo, I'm proud of you. At lahat po tayo proud sa pagkakapanalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I am proud na hindi ka nag-e-epal para sa posisyon ngayon dahil unang-una hindi naman dapat. At salamat kay Atty. Larry Gadon, in fairness sa kanya, hindi siya nag-e-epal. Pero nag-iingay ngayon yung mga supporter niya, partikular ang kanyang anak. Diba? Si Alaris de Leon Gadon, eto na. Hindi nga umi-epal ang kanyang ama, pero yung kanyang anak, nagpo-post sa public para malaman ng publiko na hindi pa siya na-appoint kahit sa pagkakataong ito, lumilipas na nga mga araw. Hindi pa rin siya na-appoint. Pero nagnanais sila na ma-appoint. And ako'y naniniwala na itong mga post na ito, katulad ng post ni Janjan, itong si Laris, Alaris de Leon Gadon, itong kay Alaris de Leon Gadon, in fairness naman dito sa anak ni Atty. Larry Gadon, tingin ko bilang pagkilala sa pagmamalasakit at pagmamahal at pagsuporta ng kanyang ama para kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko kukwestiyunin ang post nitong si Alaris de Leon Gadon. Kasi kahit sino namang anak, gagawin siguro marahil itong ginawa niya na i-post ang kanyang saloobin sa harapan po ng publiko. Pero itong si Sangkay Janjan,
maliwanag na naghahangad po ito ng posisyon para po kay Attorney Larry Gadon. At meron pa pong ilang mga vlogger na nag-post para po suportahan ang pag-a-appoint dito po kay Attorney Larry Gadon. Sino ba yung BNK TV? Yung merong Facebook yun eh. Nakita ko rin sa senior sa ating informations na senior niya nga yung photo nila nitong si Attorney Larry Gadon at nagtatanong din siya bakit hindi pa raw po ito na-appoint si Attorney Larry Gadon. Hindi ko alam ang Facebook nung BNK TV eh, pero makikita ninyo doon sa kanyang profile na meron po siyang shared post ng photo nila nitong si Attorney Larry Gadon and hoping din, syempre, yung tao na yon na ma-appoint itong si Larry, Attorney Larry Gadon. But anyway, sa lahat po ng mga binanggit natin mga tol, si Attorney Larry Gadon para po sa akin ay maybe karapat dapat, maybe hindi. I could not tell kung 100% kung karapat dapat ba o hindi siya sa posisyon sa ating gobyerno. Dahil after all, ang makapagsasabi po niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Ngunit siyempre, sa ganang akin, kung pag-aaralan po natin yung optics ng ating Pangulo, yung atmosphere sa publiko pagdating sa pagsuporta sa kanyang mga sumuporta sa nakaraang halalan, eh somehow, dapat mabigyan din ng konsiderasyon itong si Attorney Larry Gadon. Kasi kung hindi maa-appoint si Attorney Larry Gadon, lalabas na parang hindi maganda ito sa political atmosphere ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo naman ang mga bashers, alam nyo naman ang mga ayaw po sa ating Pangulo, ginagamit po nila lahat ng kaparaanan para palabasin na hindi maganda ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. After all, alam naman natin sa kasaysayan po ng ating bansa na halos lahat po ng mga political appointees, one way or another, nakatulong po iyan sa nanalong kandidato. At hindi natin maikakaila na itong si Attorney Larry Gadon ay nakatulong sa ating mahal na Pangulo. Pero syempre, ililive ko yung pagkakataon na yan at ipagkakatiwala ko yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Whether i-appoint niya o hindi itong si Attorney Larry Gadon, para sa akin, it doesn't matter. Ano? Kasi unang-una, hindi po ako supporter ni Attorney Larry Gadon. Pero kung i-appoint siya ni Pangulong Bongbong Marcos, susuportahan ko siya. Kung hindi naman po siya i-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos, I am just hoping na wag po siyang matulad dito po sa mga sa kasalukuyan tumutulig sana sa ating Pangulo. Dahil kung mangyayari po iyon, na wag naman sana na hindi siya ma-appoint at siya ay biglang tutulig sa ating mahal na Pangulo, eh isa na ako sa mga tatawag sa kanyang bobo sa hinaharap kung gagawin niya iyon sa ating Pangulo. Pero naniniwala ako sa dedikasyon, sa loyalties na sinasabi nila nitong si Attorney Larry Gadon para sa Marcos, hinding-hindi niya gagawin na kalabanin ang pamilya Marcos, partikular ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya direktang mensahe po sa inyo, Attorney Larry Gadon, kahit hindi niyo po ako kilala, nagtitiwala po ako sa inyo na kahit anong mangyari, ma-appoint man po kayo o hindi, hindi po kayo tatalikod sa mga nauna po ninyong paninindigan para sa pamilya Marcos. Kayo ay mananatili sa pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. At siguro naman, kung mangyayari yan, hindi pa naman huli ang lahat sa inyo. Meron pong 2025, meron pong 2028 at mga susunod pang halalan. Hindi po namin kayo makakalimutan. Dahil kapag ka nanatili ang inyong pagsuporta at pagmamahal sa ating Pangulo, kung hindi man kayo nagwagi sa nakalipas na halalan, eh naniniwala ako na maaari na kayong manalo sa 2025 or sa 2028 or even sa 2031 or 2034 hanggat kaya pa po ninyong manibihan sa ating bayan. Maraming salamat sa inyo mga tol at ganun din po sa inyo, Attorney Larry Gadon. Salamat sa pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Sana lamang manatili ang inyong suporta sa ating Pangulo hanggang sa 2028. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Shoutout sa lahat po ng ating mga manonood.